It took 20 minutes or so before we decided to go outside on that barn house. Siguro naman nakalista si Veronica, no? Sinadya ko talagang doon muna kami ni Magnus pansamantala sa loob ng kamalig para hindi sila magkita ni Veronica at tatingin ko effective naman ang ginawa ko. There's no footprint or presence of that woman. Nakasakay na ako ngayon kay Dusty habang hawak-hawak ni Magnus ang kabayo papalabas. I shrek when Dusty tries to wiggle his body. Natatakot kasi akong baka malaglag. He is a tall and massive horse. Pag nalaglag ako sa lupa, paniguradang may mababaling buto sa akin. Pinaningkitan ko lang ang mata si Magnus sa wala siyang ginawa kundi tumawa sa gilid ko. Can he stop laughing and help me? At least halos dumupa na ako kay Dusty, makakapit lang ng maayos sa kanya para hindi mahulog tapos tatawanan niya lang. He chuckled. Stop touching his hair, Camila. Nasasaktan siya kaya siya humihilig. Inalis niya ngayon ang nakakapit kong kamay sa buhok ng kabayo at tinipat yon sa hawakan ng tali. Oh, I didn't know. Doon pala dapat inahawakan at di sa buhok. Napahiyaw ako muli nang biglasan siya sumampa kay Dusty. He is now on my back. Halos maglipalan ng mga ibon nasa puno sa lakas ng sigaw ko dahil sa muling paggalaw ng kabayo. Pakiramdam ko, mahuhulog ako. He cursed on my ears kasabay ang mahinang pagtawa sa akin. Sandal ka sa akin, Camila. Huwag dyan kay Dusty. Maraming utos niya. Pero hindi niya sinunod. Mas simakap lang ako na mahigpit sa kabayo. Ayoko nang gumalaw pa dahil baka mahulog ako. Naramdaman kong napipiko na sa akin si Magnus dahil naglalabasan ng mga ugat niya sa braso. He held my waist and pushed me into his chest. Napasingap ako doon. Pinupulot niya pa rin ang kanang braso niya sa tiyan ko at doon na lang ako kumapit. Hold me tight. I screamed again when he abruptly maneuvered his horse at speed he wanted without informing me. Kulang na lang kalmutin ko si Magnus sa higpit ng pagkakahawak ko sa braso niya. He was laughing all along habang umiikot kami sa rancho nila. I will never ride a horse ever again in my entire life. This is a nightmare. Hindi yata magandang excited pa akong sumama kay Magnus ngayon. Dapat itinulog ko na lang to sa bahay. Tumagal yun ng halos 10 minuto bago niya tinigil ang kabayo. Nauna na siya ngayong bumaba habang ako'y pahisteryang kapit na kapit kay Dusty habang humihiyaw dahil baka malaglag na ako sa susunod. Tinulungan niya naman akong makaalis sa kabayo pero halos matumba ako dahil sa sobrang panlalambot ng mga tuhod sa nangyari. Mabuti na lang nasalo niya ako sa bising niya dahil hindi kanina pa ako hinalikan ng lupa. Magnus, uwi mo na ako. Pangumbinsi ko. Halos maipit ako sa higpit ng yakap niya sa akin ngayon habang malakas na dumatawa. Wala na ako ngayong lakas para saktan siya. Gusto ko na lang umuwi para makapagpahinga. I'm sorry I made you tired. It's just okay. Iuwi na kita. Binuhat niya ako ngayon na naka-bridle set at agad nila sa kotse para isakay ako. Di naman ako nagreklamo doon. Siya rin ang nagkabit ng seatbelt ko nang tuluyan niya ako ipasa sa loob. Pinatakan niya ako ng isang halik sa noo bago tuloy ang umikot sa kotse papuntang driver's seat. Bigla na lang ako inila ng antok ngayon. Narinig ko pang mumunting tawa niya bago ko tuloy nakatulog. Nagising na lang ako sa malambot na haplos si Magda sa pisngi ko. Nasa bahay na pala kami. Di ko na malayan ang oras. Sorry, nakatulog ako. Naiiyak akong sabi. Hinahanap ko ngayon ang bag ko sa loob ng kotse niya at na makita niya yun na siya mismang nag-abot sa akin. It's okay, you need to rest. Nilitian niya ako na ngayon may halong pag-aalala. Kung may pagkakataon ulit, gusto ko rin naman yung ulitin. Pero hindi nang pagsakay sa kabayo ang makasama siya na matagal. Nag-enjoy naman ako, Magnus. Salamat pa rin sa oras na nakasama kita. Namula siya sa sinabi ko kaya kinangiti ko yun ng palihim. Lumabas din siya sa kotse niya para pagbuksan ako. He gave him a soft kiss on my lips bago ko pinakawalan. Una na ako, kita na lang ulit tayo bukas. Pagpapaalam niya. Tumango ako dun kaya pumasok na rin siya sa kanyang kotse. He waved his hand before leaving our mansion. At nang mawala siya sa paningin ko, mabagal naman akong pumasok sa loob. Hindi ko alam, hinang-hina talaga ako sa mga nangyari. Sumakay lang naman ako sa kabayo pero para na ako lalagnatin ngayon. Mabilis tumipas ang isang linggo. At sa loob ng mga araw na yun, gabi-gabi kaming gumagala ni Magnus sa kung saan sa tuwing matatapos ang klase ko. Sabi niya, hindi naman siya ganun kabisi sa opisina dahil nagsimula na rin si Marcos sa manage doon kaya napadali ang trabaho niya. Kasalukuyan kami nasa PressCon, ngayon kasama ilang mga relatives at close friends na kanya-kanya naming pamilya. Marami ring media ang inimbita ni na mama, ngayon nasasaksis sa announcement ng engagement namin ni Magnus. Halos kaliwat ka na ng pagkuha ng litrato sa aming dalawa. Mabubulag na nga ako sa sobrang dami ng flash. We are standing in front of them. Nakayapos din sa bewang ko si Magnus habang kinukunan kami. May isang reporter na nagtaas ng kamay para magtanong. Kaagad naman yung inaprubahan ng host. Miss Delver Lamar and Miss Baltazar, may date na ba ang kasal ninyo? Nagsimulang umingay ang crowd sa tanong na yon. Nagkatinginan kami ni Magnus. Hindi pa namin ito napag-uusapan dahil biglaan din itong announcement sa utos sa magulang namin kahapon. He looked at me and softly massaging my waist. Seryoso rin ako ngayon itian bago binalik ang tingin sa nagtanong.
After her college, we will get married, he said. Tumikim ako dun, so he has plans. After I graduate, I see. Naghiyawan naman ang tao sa loob ng hall. Nang lingunin kong parents namin, wabakas mong masaya sila dahil sa sinabi ni Magnus. Mr. William Moore, do you consider to have a child after your marriage? Tanong ng isa. Kinabahan akong bigla. My dad, who looked relaxed earlier, is now serious this time. Pinisil bigla ni Magnus ang kamay ko kaya napatingin din ako sa kanya. Marain lang siya nakatitig sa akin, sinusubukang basahin ang nasa isip ko. Kaya binigyan ko na lang din siya na isang ngiti. If you were asking me, gusto ko na talaga magkaanak. Hindi ko lang alam sa fiancé ko. Pinamulahan ako ng mukha sa sinabi niya. 23 anyos na ako noon kapag nagtapos ako ng kolehiyo. Pwede naman. Siguro okay na muna isa pagkatapos ng kasal. Madali lang naman natapos ang conference na yon. Medyo hindi lang okay sa mabilis sa pagkalat ng balita patungkol sa engagement namin. Hindi ko gustong masyadong i-publicize ang relasyon namin ni Magnus. Pero tingnan mo ngayon, nasa Jared Television na kami kaagad. Nag-check ako ngayon ng ilang mensahes sa Facebook messages ko. At di ko inaasahan na pati sa group chat namin, for academic purposes sana'y napuno ng pagbati at ang iba humiling pang imbitahan sila sa kasal. Napabuntuhin nga na lang ako at in-off na ang cellphone. Is this the way elite people do these things? Napailing ako doon. Hindi ko na malayang tumabi na pala sa upuan ko si Magnus at pinatakan ako ng isang halik sa gilid at oo. You're hungry? He asked. Nagwa ko siyang tingnan ngayon. Umiling ako sa tanong niya dahil hindi pa naman talaga ako nagugutom. Nginitian niya lang ako at nilapit ako ngayon sa mga bisig niya. Sayat ka na lang kumain mamaya. Tumuwid na siya ngayon sa pagkakaupo. Sinandala ko ngayon sa kanyang dibdib. Humiling naman ako sa kanya. Baka ibang kain ang gawin natin doon, Magnus. Nakanguso kong giit habang pinaglalaro ng mga daliri. His hoarse voice echoed in my ear when he started to laugh. Pinitik niya na mahinang ilong ko kaya't samumaan tingin ko sa kanya. You silly, what do you think of me, an addict? You're now dirty-minded, Camila. I don't like that. Umiling siya. Kinurot ko siya ngayon sa braso niya. I know him at imposibleng walang mangyayari sa amin mamaya. Tumawa lang siya doon kati pati ako nahawa na rin. We were now headed to their shipyard para doon kunin ang yacht nila at magstay kami doon ng tatlong araw ng kamilang dalawa. It was a yacht sailing from Manila to Subic. Napasampa na lang ko sa noo kahapon ang sabihin niyan sa akin ni Mama. I don't know what my parents thinking to be honest. Para sa akin dito magiging isang magandang plano. I know Magnus. Alam ko rin ang kaya niyang gawin. Hindi na lang talaga ako magtataka kung buntis na akong uwi dito after 3 days. Stay safe, iha, iho. Paalam ni Mama bago kami tuluyang sumakay ni Magnus sa yate. Kumaway naman sa amin ngayon ang mga magulang namin habang unti-unting lumalayo ang sinasakyan. Nawala ng paningin namin sila Mama. Napunta na ngayon si Magnus sa roof deck. I was just amazed at him because he knew how to maneuver a yacht too. He autopiloted first before he took a glance at me. Sumunod din ako sa taas. We will stay here for about 3 days. You sure okay with that? Sabihin mo kung naiinip ka na at pwede naman ang ilikunan ng yate para makauwi na tayo. I shushed him before he finished his sentences. I put my index finger on his sexy lips to stop him from talking. Natawa ko dun. Mukha kasi siyang masunuring bata at tinigil nga ang pagsalita. I won't, Magnus. Isa pa sinabi sa akin ni Mama kahapon na may nakahanda ka ng plano sa trip na to, so I will just trust you. I feel his lips smirk underneath my finger. Kinuha niya na ngayon at ibinaba. Yeah, you better trust my plan, Camila. Hinila niya ako ngayon sa 2-setter na dining table dito sa roof deck ng yacht. Pinaupo ko dun habang siya ay pumasa sa loob at may kinuha. Nairing na lang akong pinagbastan siya papasok sa loob. A cold breeze brushing softly against my face even though the sun is setting on top of my head. Malayo na kami ngayon sa port at kasalukuyan na nasa gitna ng parte ng dagat. Minutes after, lumabas siya na may dala ng pagkain. Hawak ngayon ang isa niyang kamay, ang granoli pasta, at sa kabila, veggie salad. Umasim ang mukha ko sa mga dala niya. Why did he suddenly give me healthy food? Halos lahat ng to, gulay. No wonder magkapatid sila ni Marcos, parehong mahilig sa damo. Nilapag niya ngayon sa harap ko. Umayos na rin ang upo at tinabihan ako. I looked at him with disbelief. Wala bang hot dogs or ham sa loob or even rice? Wala? I suggest. Pirinigitan niya ako ng mata ngayon. Sinimulan ko rin ang kubiertos ko at siyang kumuha ng pagkain para isubo sa akin. You need to start eating healthy foods, Camila. Hindi maganda sa iyong puro ganon. Masungit niyang reklamo. Giniyan niyang muli sa akin ng veggie salad kaya tinanggap ko na lang yon at pinilit malunok. Ayoko talaga ng gulay, hindi ako nasasarapan. I almost choked when I tasted it. Agad na naman akong dinalohan doon. He looked worried now. Inabutan niya rin ako ngayon ng isang basong tubig na agad ko namang ininom. You don't like it? He asked. Umiling ako doon. Masarap naman kasi hindi ko lang talaga gustong mga gulay. Isusuka ko lang yan, Magnus. Wala bang ibang pagkain? Nagugutom na ako. Please? I plead. Hinawakan ko na siya ngayon sa magkabilang braso niya.
Dumambot ang ekspresyon niya doon at marahang tumango. Sumuko na sa pagpapakain sa akin ng gulay. Napangiti ako doon at tumawag siya sa request ko. Mariin niya ako ngayong pinagmamasdan. Kinakabisado ang bawat galaw ko bago tuloy ang tumayo. I will be back. Magluluto lang ako. Napatango na lang ako bilang pag-aproba. I could say that this experience is surreal to imagine. Pakiramdam ko hanggang ngayon na nanaginip pa rin ako. Nagdaan ng ilang minuto, hindi pa rin bumabalik si Magnus, kaya nainip na ako. Napagpasyan ko na lang sumunod doon sa loob. Naabutan ko siya nagpiprito ng hamat itlog. See? Meron naman pala eh. He looked handsome wearing that white apron. Nakatupi na rin ngayon ang manggas niyang polo habang busy sa pagluluto. Napansin niya ako kaya napalingon siya sa akin. Matatapos ito dito. Dito ka na lang din kakainin. I nod and let him continue what he is doing. Nagtungo ako ngayon sa ref para kumuha na maiinom. This yacht is pretty big. May 2 rooms at sariling banyo. Sadly na pumunta ako sa ref na wala ako makita ng tubig doon. But there's a lot of juice in can and some alcohol too. Kumuha ako lang sa tingin ko yung mukhang juice na nasa can bottle. Sinarado ko ng muri yun at pasimpeng munang inikot ang mata para kabisaduhin ang bawat kwarto. Nabuksan ko na ngayon na nakuha kong inumin. I squirm when I taste bitter and sweet on that drink, pero pinagpatuloy ko na lamang. I guess flavor na yun kaya ganon. And one shot, naubos ko na yun sa sobrang uhaw ko. Medyo nakaramdam din ako ng init na ngayon pansamantalang dumalay pababa sa tiyan ko. What's this feeling? It's new for me. Is it beer, alcohol, or what? Hindi pa ako nalasing kaya wala akong alam. This is my first time tasting a liquor or what? I don't know. Bumalik na ako ngayon sa kitchen part ng yate. Binaliwalang nasa isip. Nakanda na ngayon pagkain ko with the help of my fiancé. Nasinukpa ako ng bahagya sa hindi ko malamang kadahilanan. Sit here. Maring utos niyang agad ko namang sinunod. Pagkaupo, kagad ko lang dinaluhan ng pagkain at mabilis na ubos yon. It took me about 5 minutes. Masarap kasi ang luto niya, that's why. Your appetite is back, I'm glad. He chuckled. I just gave him a smile. Tumayo siyang muli para linisin na ngayon ang pinagkainan ko. He is now back in the kitchen, doing the dishes. How sweet. Hindi ko alam kung bakit biglang sobrang pinagpapawisan ako ngayon. May sapat namang hangin dito sa loob. Medyo umiikot na rin ang paningin ko sa hindi ko malamang kadahilanan. Minutes later, nakaramdam ako ng init. It's hot. Gusto ko mag-alis ng damit. Tumayo na anak at mabagal at paakyat ulit sa roof deck. Gusto ko makasanghap ng sariwang hangin para kung kinakapos sa loob. Napatayin ako ngayon sa dagat. My half body is folding into the yacht railings to see the clear view of the blue ocean. I smile like an idiot when a cold wind brushed through my skin. Pero init na init pa rin ako eh. Parang ang sarap biglang maligo. Walang ano-ano, ipinangalis ko ang pang-itaas kong damit. Isusunod sana ang skirt na may marinig akong boses sa likod ko. Dilingonin ko palang sana na may mainit na kamay nang humaplo sa tiyan ko. What on earth are you doing, Camila? Bakit ka nag-aalis ng damit? He growled. Napupungay ko na siyang tiningnan ngayon habang kapit-kapit niya ako sa bisig niya na mahigpit. Nahihilo na ako pero hindi ko alam ba't gwapong-gapo ko sa kanya ngayon. Ang bango-bango niya rin. Humagkikik ako at bahagyang pinaglandas sa mga kamay niya na nakaigting niya mga panga. You smell so nice, Magnus. I chuckled. Inaamoy-amoy siya ngayon. I feel numb all of a sudden. He cursed when I slip away on his hold. Inayos ko mali ang pagtayo at biglang nilapit ang mukha banda sa labi ko. What is he doing? You're drunk? San ka uminom? What did you drink? Galit na tanong niya. Oh, is that liquor? I didn't know it looks like juice in can. Natawa ako dun. Sinubukan ko mawala sa hawak na dalubos talaga ako naiinitan. But I want to dive first. Can you see that crystal blue water? It looks refreshing. I wanna swim. Let me go. Wala na sa kanya ngayon ang attention ko. He was just holding me firmly while I'm busy looking at the sea. Come on, saglit lang. Napamura siya ulit na makawala ako sa kanya. Pero agad din niyang nahuling nandun ako sa malapit sa railings ng yate at tanda nang tumalon. Camila, what the? His low baritone voice is like a thunder on my ear. Galit na galit yun. Why? Is he mad? Gusto ko lang lumangoy. But do I know how to swim? Oh, I don't. But I want to dive. It's so hot. Halos singal kong sambit. He looked at me with bloodshot. Nabipika na sa kakulitan ko ngayon sa kanya. Can we swim too? I bet he's good at it. He can guide me. Tumingin ulit ako sa dagat at di siya inintindi. Napatili ako nang bigla niya akong buhati na para bang isang sako ng bigas at pinasok sa cabin. The sea! Oh my God! I want to swim! Naiyak ako bigla nang hindi ko alam. Marahan niya naman akong inihiga sa kama at sinimulang kumutan. Is he insane? Init na nga ako ngayon, kukumutan niya pa. Magnus, mainit. Ayoko mag-uumot. I want to... He just hissed. Pagod na ako ngayon tinapunan ng tingin. Sleep. Utos niya. Hindi ako sumunod kaya bumangon ako sa kama. Nahuli niya rin naman ako kalaunan. Naasar na ako sa kanya. Ano ba?
Go back to sleep. Mawawala din yung pagkagalasing mo. Mahigpit na ngayon ang hawak niya sa palapulsuhan ko. Wala akong balak pakawalan doon. Halos mabuwal ako sa kinatatayon ko nang bigla akong umikot parap sa kanya. Mabutit na salo niya ako kung hindi kanina pa ako natumba. Napamura siya doon. Inaantok na matako at mabigat na rin ang hiningang pinakakawalan ko. Why am I feeling like this? Am I drunk? Ganito ba ako malasing? Natawa ako doon. So this is feels like. Inayos niya ako ng tayo but my knees are wobbling. Hindi makatay ng diretso. I heard him curse before he put me ayan back to bed. Bakit ba siya nagagalit? Ang gwapo-gwapo niya tas lagi siyang galit. I examined his whole face and my instinct is telling me to kiss him. Kaya ginawa ko yon. Hindi niya pa man ako nababa ng husto sa kama. I kissed him thoroughly. My both arms are now holding his nape. Nagulat siya doon at pirmi lang ang mga labi, tila ayaw sa aking mga halik. He badly wanted to avoid my kisses pero hindi rin siya nagtagumpay dahil ginantihan niya rin yun na mas malalim na halik kalaunan. This is so good. Stop seducing me, baby. Wala sa plano kong gawin to sa'yo. We are here to relax, not to make this. He half-heartedly said. Hindi ko mahawakan ang mukha niya dahil sa pirmi ng hawak niya sa akin. Magnus, I want to... I have no protection here, Camila. Pagputol niya tila galit sa akin. Problema ba yun? We can still do that. Can you just help me with this? Naiiyak niya akong tinitingan. Sa ngayon, nagpapaawa sa kanya. We can still do that. Do I need to beg you, Aunt Marcos? I am now using my flirty, saddening voice. You don't like me? Ayaw mo nang gawin sa akin to. You brutal Magnus. I hate you. I cried. I don't know why I'm being so sensitive right now. Hindi na ba ako gusto? Ayaw niya na? But he is my fiancé, right? How could he do this to me? His eyes are now bloodshot. Nakatingin sa kisame ng yate. Humihikbi na ako ngayon. He feels frustrated now. I am too. Gusto ko lang naman mabubuntis kita kapag hindi tayo nag-ingat, Camila. Pagod niya nang sabi. Napatigil ako sa pag-iyak at pinunasan ng pisngi. Kahit nahihilo, sinubukan kong tumayo at puntahan siya sa pwesto niya. He was off guard by my sudden moves. Tila layuan ako ng ilang hakbang. Naasar na ako sa kanya. Then I will carry your child. Problema ba yun? Nasinoko pang sabi. I heard him curse again. I tried to touch him but he refused. Humakbang siya pareho sa akin na para ba may nakakahawa kong sakit. Ano ba? Ayaw niya na ba sa akin? Nagsimula na namang mamuo ang luha sa mga mata ko. He is so heartless. Baby, you're drunk. Let's make these things not complicated, okay? How about try to sleep here in the cabin tapos doon lang ako sa labas? Alright, he said. Nagpunta na rin siyang pinto para lumabas. I was just standing here with a broken heart. Tawagin mo lang ako kung may problema. Labas lang ako. I love you. That was his last sentiments before he left. Napalabi ako doon. I am still not okay. Anong gagawin ko? Napahagat ako ng labi ko sa mga naisip. He just neglected me. Dahil sa pinaghalong pagod at kalasingan, mabilis lang din naman akong nakatulog. Nagising na lang kinabukasan na may gusot ng damit at panloob mukhang binihisan niya ako habang tulog. But this fresh white shirt was big for me. Mukhang t-shirt ni Magnus. Babangon pa lang sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng cabin at tiluwa si Magnus sa may bitbit na wooden tray na may lamang breakfast. Morning. His hoarse voice is echoing in my ear. Namula tuloy ako doon at biglang nag-conscious sa sarili. Palihim ko pang sinuklay ang magulong buhok para maayos. Tinatakan niya muna ako ng isang halik sa labi bago tuloy nilapag ang tray sa kama. How's your body? You're still sore? He asked. Tumabi siya sa akin ngayon at parang hinahaplos ang bewang ko. Ngumuso ako at dinamang sarili. I began to part my legs at dun palang alam ko ng masakit. He chuckled when he sees my reaction. It's okay, 3 hours from now, we were landed at Subic. May kanda rin akong plano doon. You want to dive, right? Maraming magagandang diving spot sa Subic. We go for snorkeling so you can relax. He told me his plans and his whatnot for the whole day. Bagay na kinatawa ko naman. He is prepared na alam-alam niya talagang gagawin niya para masulit ang 3 araw naming pahinga. Hindi na nga nagtagal nakarating kami ng Subic. Sobrang ganda at napakalinis ang tubig. Gaya ng sinabi sa akin ni Magnus. Nagkaroon ng pagkakataon doon para mag-snorkeling at maglibot sa mga tourist spot na meron doon. Kung tutuusin, madali lang natapos ang araw at sa mga sumunod pa. Papauwi na kami ngayon sa Maynila. Kasalukuyang inabangan ng mga magulang support. It was almost 6 p.m. nang salubungin kami nila mama. Nagkamustahan lang saglit at umuwi na. Bukas may pasok na ako at ganoon din si Magnus. Ang dami kong hahabulin ngayong lectures dahil sa 3 araw na pagkawala. Pero mabuti na lang may kaibigan na akong magpapakopya sa akin sa notes, si Alina. I hope this day onward will be good. Magnus POV. I shook my head when my fiancé sent me her picture wearing her cute pajama. Di naman kasi doon nakatoon ang atensyon ko kundi sa mukha niyang nakangiti sa camera. I am just lucky to have this woman. Wala na akong mahiling pa sa totoo lang.
A child, perhaps, still on the process. It is almost 8 p.m. and I'm still in my office, reviewing the documents that Marcos gave me a while ago. Kakauwi namin kanina ni Camila galing sa 3-day trip namin, pero eto't subsob na agad sa trabaho. Ready naman to for approval, pipirmahan ko na lang kaya tinatapos na. I am currently on my last document to review when someone walked inside. Nagangat ako ng tingin para malaman kung sinong bisita ko sa gabing to. It was Veronica. I wasn't expecting her to make me a visit at this time. Magnus, I have good news to tell. Excited itong sabi. Tumikim ako at tinuloy ang pagbabasa sa huling pirasa ng dokumento na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. What is it? I snort. Tila hindi interesado. Kung hindi lang din patungkol sa kumpanyang ibabalita niyang good news, wala talaga ako maging interes doon. All my concerns aside from Camila is my company's growth and nothing else. Naupo siya ngayon sa silang kasalukuyang nasa harapan ko, but my mind is still occupied of the documents. Apparently, our project is a success. Oh my God! Hindi na talaga ako magtataka kung bakit laging successful ang proyekto tuwing ka-partner kita. Then, that was my expectation. Hindi nakakagulat. What about it? It's just a simple project kahit fresh grad sa finance. Kayang gawin yun. Oh, thanks for letting me know, I said. Binalik ang atensyon ulit sa pagpipirma. Natapos na ako't lahat-lahat, di pa rin siya umaalis kahit napatingin ako sa kanya. Anything else, Victoria? I said. Inayos ko muli ang nag-compile kong dokumento na tapos ang pirmahan at nilagay sa gilid. How about we celebrate it along with our companions? Actually, nasa labas na nga sila naghihintay, she said. Kumunot ang noo ko doon. And where do you want to celebrate it? Hindi ako makakasama dahil marami pa akong gagawin at bukas, ihatid ko pa si Camila. They want to drink, so probably sa club? She snorted. Nilabas ko sa wallet ko isang mga company cards ko. Usually doon ko talaga nilalaan yun para sa mga celebrations na ganito. Sila na lang ang magsaya, hindi na ako sasama. Inabot ko na sa kanya yon pero taka niya lang akong binilingan ng tingin. Here, gamitin nyo. Have fun. Natawa si Veronica doon at hindi iniintindi ang inabot ko. Magdos, it's just a celebration. Kahit 1 hour ka lang doon tas umuwi ka na, ganun. They expected you kasi nga kasama ka. Pag bumalik ako doon sa kanila na hindi ka kasama ang labas noon, pinaasa ko sila. Ako kasi nagsabi na akong bahala sa'yo. Pagpapaawa niya. And, is that my fault? Huwag kasing mangako kung hindi naman kayang to pa rin. She just gave false hope to someone who received her promise. Magnus, sige na, promise. After 1 hour, pwede ka nang umuwi. Pangulit pa niya. There is no way to resolve this mess, kundi ang sa mama, right? 1 hour is not that long, pero kailan ko muna magpaalam. I will call first my fiancé pag pinayagan ako, then I will be there but just for 1 hour, okay? I said. Tumango siya doon at mapait ng umiti. Tinawagan ko na ngayon si Camila habang nakatalikod ako kay Veronica. After 3 rings, sinagot na rin naman yun. Hello? Her voice is somewhat sleepy. Natawa ko doon. Sorry, did I disturb you? I'm smiling like an idiot here while waiting for her to answer. No, no Magnus. Gumagawa rin ako ng notes. Bakit ka nga pala napatawag? Oh, her lectures. Papaalam lang, okay lang ba? I bit my lips. Huwag kang pumayag, please. Paalam ba saan? Saan ka ba pupunta? She asked. Binalingan ko saglit si Veronica sa likod ko bago tinuloy ang tawag. Sa bar? But that's not what you think. I'm just going there to celebrate our success project and nothing else. I explained. I heard her sigh. Okay, uwi ka na lang siguro ng maaga para mapanatag ako. Napasampal ako sa noon nang pumayag siya. Why? I will. Have a good night then. Text na lang ulit kita pag nandun na ako at pag nakauwi na, I said. That was our last convo before I faced Veronica. Let's go, I said. Nauna na ako ngayon sa paglabas sa kanya habang siya nakasunod sa akin papasok sa elevator. Ako na rin pumindot ng ground floor. Congrats nga pala sa engagement niya ni Miss Baltazar. I'm happy for the both of you, she said. Tumango ako doon at ayaw makipag-usap. Thanks, maikli kong tugon. Nasa isang exclusive club na kami ngayon. As usual, party beats, alcohol, etc. Nakaupo lang ako ngayon sa isang lounge, umiinom ng martini. Noon masasabi kong na-enjoy ako sa tuwing pumapasok ako ng club, pero ngayon boring na. 30 minutes have passed since I entered to this club. 30 minutes na lang ulit makakauwi na ako. Bumalik na rin sa mga pesa ng mga kasamahan namin sa proyekto. Nangaabutan na rin ang kanya-kanya nilang inumin. Lumapit sa akin si Veronica ang may dalang isang baso ng martini. Magnus, here, I ordered it for you, she said. Tinanggan ko yung dalobos ko ng last shot ko kanina pa at wala nang balak uminom ulit. I already finished my last shot. Sa iba mo na lang ibigay, Veronica, I suggest. Nalungkot siya doon, bagay na hindi ko inaasahan sa kanya. Na-offend ko ba? Di ko naman sinasadya. Bago niya pa man yun may layo sa akin, kagad ko na yung kinuha sa kanya at nilagok. This martini is surprisingly strong. Bago ba to? Parang di naman ganyan katapang yung nainom ko kanina.
Binalik kong bus sa kanya matapos maubos yon. Ngumiti siya at nawala na sa paningin ko. Bumalik na rin ako sa kaninang peso ko at patsagang nagantay ng oras. Wala pa man lang 5 minutong nakakalipas, di na magandang timpla ng katawan ko. Bigla akong hinihila ng antok. Di naman ako ganun kalasing para antokin ng ganito. I heard someone called me pero pati yon, hindi na klaro sa pandinig ko. I feel numb all of a sudden. Para na rin ako nag-hallucinate. What the fuck is wrong with me? Naabutan ko na ng sarili kong akay-akay palabas ng isang babae. I try to recognize her face and it's Veronica. Veronica, lasing na si sir. Bilis naman. Dinig kong sabi ng isa. Veronica on my side just chuckled. Oo eh, hatid ko na sa kondo niya. Have fun guys, bayad na yan, she said. My energy is now drained. Hindi ko alam kung bakit. Namalaya na lang ang sarili kong nasa kondo ko na ngayon. You're too weak to call someone, huh? I bet this is the start of your nightmare, Magnus. Kung hindi ka man magiging sa akin, hindi rin ako papayag na pupunta ka dun sa ingratang babae na yon. I heard someone said it. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Parang wala na akong lakas ngayon kahit pagdilat ng mata, ayaw na rin. Ramdam kong may isang malambot na kamay ang sinimulang hubaran ako ng damit. I don't have the energy left to stop that person from what she's doing. I just groaned with so much frustration dahil wala akong magawa. Tuluyan na ako nagpakain sa antok. Hindi na alam ang sunod na nangyayari. Camila, past 10 p.m. na makareceive ako ng text galing kay Magnus, kaya agad ko naman yung binuksan. Camila, is it okay if you pay me a visit here in my condo? Medyo hindi magandang pakiramdam ko. Pagkabasa ko nun, bigla ako nag-alala. He did not text me kung nakauwi na siya. Ang huling text lang sa akin yung nandun na daw siya sa club. Pero kanina pa yon. Ngayon lang ba siya nakauwi? Agad ako nagmadaling magbihis at bumaba para puntan si Magnus sa condo niya. Nalapit lang din naman yun sa amin. Kaya magta-taxi na lang ako at tina-i-storeboy si Kuya Joel para ipag-drive pa ako. Almost 10 minutes drive nakarating na ako doon. Alam ko rin ang passcode ng condo ni Magnus kaya walang problema. May sakit ba siya? Ano ba kasing ginawa niya? Nagpakalasing ba siya ng husto? Agad ako napatakbo ng bumukas sa elevator at nakarating na ako ng floor ko nasa ng room niya. Agad-agad ko rin nilagay ang passcode para mabuksan yun. My mood suddenly fell back when I saw Magnus hugging a girl on his bed. Hindi lang sila magkayakap dahil pareho pa sila nakahubad. Kumabog ang dibdib ko sa halo-halong emosyon. Galit, selos at kung ano-ano pa. They are now peacefully sleeping. Nagsimula na rin uminit ang gilid ng mga mata ko. So ito yung masamang pakiramdam. Mukha nga na-relieve niya ng pang-stress na ngayon sa babaeng to. At isa pa ay si stupid text me while he bedded other woman on his place. Nakakasuka. I thought he was fine and gentleman but this is just a facade. Agad kong sinarang pinto ng kondo niya at umiyak na lumabas. How could you cheat on me while we are now engaged and now ready for the marriage in 5 more years? May paplano-plano pa siya magpapakasal na sinabi pa sa press conference tapos gagaguhin niya lang ako ngayon. He is a scum. Magkasama pa kami kanina sa yate. Sa 3 araw na yon, walang araw hindi kami nag-isa. Hindi pa ba ako sapat at naghanap pa siya ng iba? Boring ba ako sa kama? Hindi ko alam. I suddenly question my self-worth as a woman. May pagkukulang ba ako para maghanap pa siya ng iba? Sana sinabi niya para nagawan ko ng paraan. Kaya ko naman siguro yon. Nasa ground floor na ako ng building na to na makasalubong ko si Azrael. His aura earlier is happy not until he saw me, feeling devastated while crying. Camila, what happened? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? May umaway? What? He concernedly asked. Mas lalo ko napahagulhol sa klase ng tanong niya sa akin ngayon. I just wanna go home. Gusto ko nang umuwi at ayoko na makita pa kahit kailan si Magnus. Mas mabuti nga kung pupunta ka sa malayo, mas maganda. Ayoko na pala ngayong umuwi. I wanna go somewhere with no one else to find me. Masasaktan lang ako dito pa hindi pa ako lumayo. Inawakan niya ako ngayon sa magkabila akong balikan. Can you book me a flight abroad? Kahit saan basta malayo. Can you do that? Tanong ko habang nagpupunas ng luha. Taka niya akong tinignan ngayon. Yeah, I can do that, but why? Bakit ka aalis? Alam ba ng mga magulang mo? He asked. I searched for his hand at nung mahanap yun, agad ko yung hinawakan para magmakaawa. Just please help me. Sasabihin ko rin sa'yo pag nakaalis na ako rito, I said. Napabuntong hininga siya doon. Alam kong tututol siya sa mga kahibangan ko. Camila, this is not the best solution to... I cut him off. Napabuntong hininga siya doon at alam kong tututol siya sa mga kahibangan ko. Camila, this is not the best solution to... Hindi niya rin ako matutulungan, ba't nagsasayang pa ako ng oras ngayon? Iniwan ko na siya doon pero agad niya rin akong nahabol. Okay, fine. I will book you a flight pero sasama ako, he said. Tumango na lang ako doon para sa mga ayon. This is far from the things that I could imagine in the future. But I guess kung saan lang ako dalhin ang desisyon ko sa buhay, doon na lang din ako.